Ang Chile ay isang bansa sa western part ng South America. Ito ang pinakatimog na bansa sa mundo at ang pinakamalapit sa Antarctica na tila isang makitid na guhit na lupain sa pagitan ng Andes Mountains at karagatang Pasipiko. Kumpara sa majority sa Latin America, pagdating sa crime rate, ang criminal activity sa Chile ay mababa. Kaya masasabing ito ay isa sa pinaka-stable at pinakaligtas na bansa. Kaya kung mayroong isang krimen ang mapapabalita, sigurado na iyon ay kukuha ng buong atensyon ng bansa. At isa na dito ang kaso ni Ambar Cornejo Llanos. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Ambar Cornejo Llanos. Si Ambar Cornejo Llanos, ayon sa mga kakilala, isang mabait, masayahin at outgoing na dalaga. Mahilig siyang makihalubilo at palaging gustong ibahagi ang kanyang libangan sa iba katulad ng dancing. Ayon pa sa mga naging kaibigan niya, siya ay gagawin ang lahat para sa kanila. Siya ay masasabing isang happy soul na taliwas sa karamihan ng mga kabataan na galing sa isang dysfunctional family katulad ng istorya ng kanyang buhay. Si Ambar ay ipinanganak noong February 14, 2004 sa Villa Alemana, Chile. Bago pa man siya ipinanganak, ang kanyang mga magulang na sina Ulises Cornejo at Denise Llanos Lascano ay tila nagkakalabuan na. Matapos ang paghihiwalay ng magulang at ng kanyang kapanganakan, ang nanay na si Denise ay nagkaroon ng kasintahan na nagngangalang si Juan Carlos Perez Aguirre, nakaibigan ng kanyang ina bago pa man siya isinilang. Ang relasyon ni na Denise at Juan ay nagbunga ng dalawa pang mga supling, kaya si Ambar ay nagkaroon ng two half-siblings. Sa kasamaang palad, ang isa sa mga ito ay pumanaw sa edad na 4 na buwan dahil sa malnourishment at improper care na nagbigay naman ng depresyon sa nanay na si Denise. Sa depresyon na ito, si Denise ay nalulong sa pag-inom ng alak at lalong napabayaan ang natitirang mga anak na sina Ambar at isa pang half-brother. Sa kapabayaan na ito, umabot sa punto na ang ilan ay nag-request na tanggalin sa kustodiya ni Denise ang mga anak. Iyon ay napagbigyan kaya ang dalawa ay napunta sa isang child institution. Ang relasyon naman ni Denise kay Juan ay hindi din nagtagal at matapos ng ilang beses na on and off relationship, ang dalawa ay tuluyan nang naghiwalay taong 2009. Matapos ng hiwalayan, si Denise kahit papaano ay nagkaroon ng improvement at disiplina kaya ang kustodiya ng kanyang mga anak ay muling na ibalik sa kanya. Hindi lamang ang mga anak ang bumalik, maging ang kanyang unang nakarelasyon at ama ni Ambar ay bumalik din. Silang tatlo kasama ng stepbrother ay muling nagsama kung saan si Ambar ay napalapit ng husto sa kanyang ama na si Ulysses. September 27, 2012, si Ambar ay nagsabi sa dalawa sa kanyang mga guro na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay naging isang biktima ng sexual assault. Ang magulang ng sinasabing kanyang kaibigan ay ipinatawag at napagtanto na si Ambar ay hindi pala nagsasabi ng totoo. Nang nagkaalaman ay napag-alaman na ang biktima ng sexual assault na kanyang ikwinento ay si Ambar mismo. Si Ambar ay dinala sa mga otoridad para magbigay ng statement at ayon sa kanya, siya ay pinagsamantalahan ng dating karelasyon ng ina na si Juan. Ayon pa kay Ambar, sa tuwing dinadala silang magkapatid ng ina kay Juan noong ang mga ito ay magkarelasyon pa, ay doon nagkaroon ng pagkakataon si Juan na siya ay pagsamantalahan. Sa akusasyon na ito, si Juan ay inaresto at napatunayang nagkasala kung saan ito ay napatawan ng 3 taong pagkakabilanggo. Siya ay pinagbawalan din na magkaroon ng kahit na anong kontak kay Ambar o maging sino man sa pamilya ni Ambar. Sa kabilang banda, si Denise naman ay muling tinanggalan ng kustodiya sa mga anak
kaya si Ambar ay napunta naman sa ama nito na si Ulysses. Ang korte ay binigyan din si Denise ng order na kung gusto ni Denise na mapunta muli sa kanya si Ambar, si Denise ay kailangan na lumayo kay Juan na walang kahirap-hirap naman na nagawa ni Denise dahil sa mga panahon na yon, silang dalawa ay totally wala ng kaugnayan. Matapos na mga nangyari, ang ama na si Ulysses ay nagkaroon ng pagdadalawang isip sa magiging kalagayan ni Ambar sa poder ng ina na si Denise. Sa pananaw na ito, si Denise ay nagalit at pinagbawalan si Ambar na bisitahin ang amang si Ulysses. Si Denise ay sinubukan din na manipulahin ang anak para ayawan nito ang ama at sinabing kasalanan nito kung bakit hindi buo ang kanilang pamilya. Ang paninira na ito ay hindi naman umepekto kay Ambar at kasabay ng paglaki niya ay ang paglaki din ng pader sa pagitan nilang mag-ina. Sila ay madalas na magkasagutan at minsan sa kanilang hidwaan, iyon ay nauwi na sa pananakit ni Denise kay Ambar. Sa mga pananakit na ito, si Ambar ay never na pinatulan ng ina na ayon sa mga kaibigan ni Ambar ay dahil si Ambar ay mayroon pa ding respeto dito dahil si Denise ang nagsilang sa kanya sa mundo. Ang amang si Ulysses ay pinapadalhan din si Ambar ng pera buwan-buwan ngunit iyon ay hindi nakakarating kay Ambar at ibinubulsa lamang ni Denise. Sa pagdaan ng panahon, si Denise ay muling nakatagpo ng bagong pag-ibig sa katauhan ng kanilang landlord na si Manuel Garcia Quiarolo. Katulad ng kanyang sinunda na si Jose, si Manuel ay hindi nalalayo at naiiba. Sa tuwing si Ambar ay maliligo, si Manuel ay pupunta sa second floor kung saan sa pamamagitan ng bathroom window ay makikita at makakasilip siya sa naliligo na si Ambar. Kalaunan ang pamboboso na ito ay nalaman ni Ambar na isinumbong naman ito sa ina. Si Denise naman sa halip na kumprontahin si Manuel ay nagalit pa sa anak at sinisi pa ito sa pagiging subject ng pagnanasa ni Jose at Manuel. Ang relasyon ni Denise kay Manuel ay nagpatuloy pa din hanggang sa sila kalaunan ay naghiwalay din. Taong 2019, si Denise ay muling nakatagpo ng pag-ibig sa katauhan naman ni Hugo Bustamante. Ang relasyon ni Denise at Hugo ay agad na nauwi sa pagsasama. Sa bagong kinakasama ng ina, si Ambar na noon ay 15 years old ay nagkaroon ng uneasy feeling at nabanggit iyon sa isang kaibigan. Nang nabanggit ang pangalan ng bagong kinakasama ng ina sa kaibigan, ang pangalan na Hugo Bustamante ay tila pamilyar. Kaya naisipan nila na iyon ay i-check online at nangilabot sila sa kanilang natuklasan. Si Hugo Humberto Bustamante Perez ay tubong Quilpe, Chile at pangatlo sa apat na magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang elektrisyan at ang ina naman ay isang housekeeper. Siya ay sinasabing lumaki sa isang magulong pamilya na mayroong abusado na ama at pabaya namang ina. Sa edad na 8 taon, si Hugo ay pinagtrabaho na ng ama at pinagtinda ng mga prutas at gulay sa palengke. Ang kanyang ama ay isang mapanakit. Kaya para makatakas, siya ay tumutungo sa bahay ng kanyang lola at doon nagpapalipas ng oras. Sa edad na 13, siya ay nalulong na sa droga at matapos na napalayas ng ama sa edad na 15, ay tumungo ng Argentina at nanirahan kasama ng isang kaklase. Siya ay sinasabing nag-travel sa Spain at ilang parte ng South America bago bumalik sa Chile sa edad na 18. At na-involved naman sa ilang klase ng pagnanakaw at scam. Sa edad na 22, siya ay naaresto sa unang pagkakataon noong 1987, ngunit hindi naman nagkaroon ng mabigat na kaparusahan doon. Taong 1989 nang siya ay muling naaresto sa ilang counts ng robbery, theft at armed and violent robbery na nagbigay sa kanya ng 10 taong pagkakabilanggo. Matapos na nakalaya, si Hugo ay sinubukan na magbago at sa loob ng sumunod na taon ay nagtrabaho bilang isang pintor at mekaniko at nagkaroon din ng interes sa spiritualism at yoga. Sa isang yoga class na pinuntahan ay nakilala niya naman si Veronica Vasquez Puebla
na isang 49 years old na single mother at kindergarten teacher. Sa kanyang nakaraan, si Hugo ay nagkaroon ng mga past relationships na hindi nag-work noon. Karamihan sa mga ito ay mga short-term lamang dala na din ang kakulangan ng commitment galing kay Hugo noon. Sa mga relasyon na ito, siya ay nagkaroon ng little longer na relationship na nagbunga ng isang anak bago siya nabilanggo noong 10 taon. Nang nakilala si Veronica at nagkaroon ng relasyon dito, si Hugo ay nagkaroon ng pakiramdam na ang kanilang relasyon ay magtatagal. Sa pagtagal ng kanilang relasyon, si Hugo ay nagsimula naman na manghingi kay Veronica ng pera na wala namang pagdadalawang isip na binibigyan ni Veronica. Kalaunan, si Hugo ay naging abusive at sa halos isang taon nilang relasyon, si Veronica ay hindi tumanggi sa panghihingi ni Hugo hanggang noong January 8, 2005 nang siya ay tumanggi sa unang pagkakataon. Viewer discretion is advised. Sa pagtanggi na ito ni Veronica, si Hugo ay nagalit saka ito sinakal. Sa naging komosyon na ito, ang 9 na taong gulang na anak ni Veronica na si Eugenio ay lumabas sa kwarto at bilang isang witness sa nangyari sa ina, ay agad din na inatake at sinakal ni Hugo. Siya ay kumuha din ng baseball bat na pinagahampas sa mag-ina. Matapos nito, si Hugo ay itinali ang mga kamay at paa ni Veronica at nilagyan ng busal ang lalamunan nito sa kanilas-las. Ang ulo ng mag-ina ay nilagyan niya naman ng plastic wrap at plastic bag bago pinilit na pinagkasya ang katawan ng mga ito sa isang metal drum. Para itago ang amoy ng decomposition, ay pinuno niya ng tubig ang drum at nilagyan iyon ng plaster bago iyon ay tinakpan. Matapos nito ay ginalugad niya naman ang buong bahay ni Veronica para maghanap ng pera, saka tuluyang umalis nang siya ay nakakita. Ang drum ay kanyang iniwan sa bahay, saka inubos ang pera na nakulimbat sa droga, alak at prostitusyon. Sa kabila ng kanyang tangka na itago ang amoy, iyon ay unti-unting umalingasaw matapos ng ilang araw. At para iyon ay solusyunan, si Hugo ay bumili ng isang property na mayroong patio. Siya ay humingi ng tulong sa ama na maghukay sa bakuran doon na may lalim na 2 metro at 1 metrong lapad naman para doon ilagay ang nasabing drum. Sa nabili na property, siya ay kumuha ng mga tao para ilipat doon ang kanyang mga gamit at isa na dito ay ang drum. At sa tangka na paglipat sa drum ay mayroong tubig na kumatas doon na para pagtakpan ang masangsang na amoy na nagmula doon ay sinabi niya na lamang na siya ay nagtrabaho sa isang food company at ang tubig na nasa drum ay isang kemikal. Matapos na umalis ang lahat at napag-isa sa bahay, ay sa kanya naman inilagay ang drum sa nasabing hukay. January 26, higit 2 linggo matapos ng nangyaring krimen, ang mga kapitbahay ni Hugo sa kanyang nilipatan ay tumawag sa mga otoridad para i-report ang masangsang na amoy galing sa kanyang bakuran. At nang dumating ang mga otoridad sa kanyang bahay, siya ay agad na umamin. Siya ay agad na inaresto at ang kanyang bakuran ay hinukay kung saan nadiskubre ang drum na naglalaman ng labi ng mag-inang Eugenio at Veronica. Ang ginawang krimen ni Hugo ay talagang umani ng malaking atensyon sa publiko at media kung saan siya ay binansagan na drum killer. Ang kanyang mukha ay kabi-kabilang makikita sa mga balita at naging isa sa pinakasikat na kriminal ng Chile na ang ginawang krimen ay naging subject pa sa isang episode ng isang TV series na Mea Culpa. Sa kabi-kabilang ebidensya laban sa kanya, siya ay found guilty at nahatulan ng 27 years in prison. Siya ay maaaring makalabas sa taong 2032 pa. Ngunit noong April 2016, siya ay nabigyan ng pagkakataon na makapagparol matapos lamang ng 10 taon na pagkakabilanggo. Siya noon ay sinasabing nagkaroon na ng skill na maaari niyang gamitin para makapagtrabaho sa labas at nabigyan din ng good behavior standing. Kaya kung legalidad ang pag-uusapan at magiging basehan, walang rason para ang kanyang request for parole ay hindi pagbigyan. Kaya kasama ng 788 na mga bilanggupa, siya ay tuluyan ng nakalaya.
ang kanyang paglaya ay talagang binatikos ng nakararami. Bukod sa ang ilan sa mga tauhan ng bilangguan ay tutol doon, ang isa pa sa dahilan kung bakit siya ay pinag-initan ay dahil sa isang interview na kanyang sinabi noong siya ay nasa bilangguan pa. Sa nasabing interview, siya ay tinanong kung siya ay maaaring pumaslang pa oras na siya ay makalaya. At ang kanyang kasagutan ay hindi niya daw alam dahil ayon sa kanya, quote, "I am not the master of destiny." Sinabi din niya sa interviewer na siya ay natitrigger kapag siya ay nakaririnig ng tunog ng sipol na tila ba napapanood niya sa isang pelikula ang mga sandali ng kanyang pinaslang ang mag-inang Eugenio at Veronica. Matapos na nakalaya, ang kanyang mga kapitbahay at ilan sa mga residente sa kanilang area ay naglagay ng mga flyers na nagbibigay ng warning tungkol kay Hugo. Ang mga magulang sa area ay hindi din pinayagan ang mga anak nila na tumungo na mag-isa sa labas at ang mga kababaihan naman ay gusto na hatid sundo kung sila ay papasok sa trabaho. Ang mayor ng Villa Alemana ay nag-order din na maglagay ng pulis sa neighborhood kung saan siya lumipat. Lahat ng ito ay para maiwasan ang kinilalang drum killer na si Hugo Bustamante. Matapos na nabasa ang history ni Hugo Bustamante, si Ambar ay talagang natakot at nasindak. Apat na mga lalaki ang dumaan sa buhay ng kanyang ina na si Denise. Ang una ay ang kanyang tunay na ama na si Ulysses, na talagang minahal siya pero malayo naman sa kanya. Ang pangalawa ay si Jose na pinagsamantalahan siya. Ang pangatlo ay si Manuel na bagamat hindi siya pinagsamantalahan ay ilang beses naman siyang binusuhan. At ang pang-apat at kasalukuyan namang karelasyon at kinakasama ng ina ay isa palang ex-convict na pumaslang sa dati nitong kasintahan. Sinabihan ay Ambar si Denise sa kanyang natuklasan kung saan ito ay nagalit na naman. Si Denise ay inaway na naman si Ambar dahil sa agad na hinusgahan ni Ambar si Hugo na ayon kay Denise ay deserve na magkaroon ng second chance. Dahil sa naging reaksyon ng ina, si Ambar ay gumawa ng isang complaint letter sa kanilang apartment manager para i-request na si Hugo ay hindi na makapasok pa sa kanilang premises. Ang letter na ito ay agad na nakarating sa publiko, maging sa mga residente ng kanilang apartment, kaya ang nasabi mga residente ay nag-demand na paalisin doon si Hugo. Umalis naman si Hugo, pero kasama si Denise at tangay din ang half-brother ni Ambar at lumipat sa sariling bahay ni Hugo. Si Ambar naman sa kabilang banda ay tuluyan ng itinakwil at inabandona ni Denise at naiwan doon sa apartment para manirahan mag-isa na walang kapera-pera. Matapos ng isang linggo, si Ambar ay kinailangan na umalis na ng apartment. Siya ay nagpabalik-balik na nagstay sa bahay ng ilang mga kaibigan pero hindi naman siya maaari na magstay sa mga iyon in full time. Naisip niya na tumira na lang kasama ng kanyang ama na si Ulysses pero ang ama ay nakatira naman sa Northern Chile na medyo may kalayuan at hindi niya din kaya na iwan ang kapatid maging ang ina na kasama si Hugo. December 2019, siya ay tumira naman kasama ng anak ng kanilang landlord na si Manuel. Ang anak ni Manuel na ito na kanyang tinawag na tita ay medyo may edad na at walang alam sa ginawang pamboboso ni Manuel. Kaya si Ambar ay hindi naman naging ilang dito na mas itinuring siya bilang isang anak kaysa ng kanyang sariling ina. Si Denise sa puntong ito ay talagang pinabayaan na siya at hindi na kinilala. Ang tanging interaksyon na lamang na mayroon sila ay sa tuwing si Ambar ay kukunin ang padalang pera ng ama bilang child support dahil iyon ay kay Denise pa din na ipapadala. Si Ambar ay kailangan na pumunta sa bahay ni Hugo para makuha ang padalang pera ng ama bago pa iyon maubos ng tuluyan o magastos ng ina. Sa tuwing siya ay pupunta, si Ambar ay kakatok lamang sa pintuan at ang pera ay iaabot ni Denise saka isasara muli ang pintuan. Kung si Denise naman ay hindi tumugon sa kanyang katok o hindi iabot ang pera, si Ambar ay never pa din napapasok sa bahay ni Hugo. July 29, 2020, nang muling nagpadala ng pera ang ama.
Si Ambar ay nagpaalam sa kanyang tita na iyon ay kukunin, ngunit matapos ng 3 oras, si Ambar ay hindi pa din nakababalik at hindi din sumasagot sa anumang tawag o text, kaya ang kinilalang tita ay sinubukan na tumawag kay Denise na hindi naman interesado sa pagkawala ng anak. Matapos nito, ang pagkawala ni Ambar ay tinawag na sa mga otoridad. Sa naging disappearance ni Ambar, ang posibilidad na siya ay isang runaway ay agad na idinismiss. Siya ay isang perpektong halimbawa na hindi lahat ng galing sa isang dysfunctional family ay napapariwara. Ang mga otoridad kasama ng buong neighborhood ay nag-effort na siya ay hanapin. Ang ama na si Ulysses ay nabalitaan din ang nangyari sa kanya na walang alam sa totoong kalagayan noon ni Ambar at sa kinakasama ni Denise na isang ex-convict. Ito ay agad na pumunta sa Villa Alemana para tumulong din sa paghahanap. Si Denise naman ay ilang beses na kwinestyon, ngunit siya ay nakipagmatigasan pa sa mga otoridad at tumanggi na makipagtulungan. Ilang mga flyers ang ipinaskil naman para makatulong sa paghahanap at sa kabila ng effort ng halos buong sambayanan para siya ay mahanap, bigo pa din ang lahat na siya ay makita. Isa sa mga kapitbahay naman ni Denise ang nagsabi na noong araw na pumunta si Ambar sa bahay na yon para kuhanin ang perang padala ng ama, taliwas sa palagi nitong gawi na maghintay lamang sa labas, si Ambar sa pagkakataon na iyon ay pumasok sa loob ng bahay at hindi na nakita na lumabas pa. Ang pahayag na ito ay suportado ng isang CCTV camera na nagpakita nga kay Ambar na pumasok nga sa bahay ngunit hindi na nakita pa na lumabas. July 31, 2 araw matapos ng nasabing disappearance, ilang mga kapitbahay ang tumungo sa bahay ni Hugo at naghintay doon para ito ay kumprontahin. Si Hugo naman taliwas sa inaasahan ay nakipag-cooperate at sinabi na pwede silang pumasok sa loob ng bahay at pwede din magdala ng search dogs kung gusto nila. Ayon pa kay Hugo, quote, "Kung meron akong bangkay sa bahay, paniguradong iyon ay aamoy." Sa tingin niyo ba ay hindi aamoy ang isang bangkay na narito ng 2 araw sa aking bahay? Ang sinabi na ito ni Hugo ay medyo alanganin dahil naniniwala ang karamihan na si Ambar ay maaaring buhay pa. Pero itong si Hugo ay agad-agad na nag-conclude na si Ambar ay isa ng bangkay na 2 araw nang patay. Sa hamon na ito ni Hugo, ang mga otoridad matapos makakuha ng warrant ay pumasok sa bahay nito noong August 3. Sila ay mayroong dalang search dogs, ngunit matapos ng ginawang paghalughog ay wala silang natagpuan na human remains. Mayroon silang natagpuan na damit na may bahid ng dugo, ngunit matapos na iyon ay suriin, ang damit na iyon ay pagmamayari naman ni Denise. Dahil sa wala namang nakita sa bahay, si Hugo syempre ay dapat na makampante, pero sa pagkabigla ng lahat ng araw din na yun, matapos na iwanan ang half-brother ni Ambar sa isang kapatid niya, si Hugo kasama ni Denise ay magkasama na tumakas. Sa ginawang paghahanap ng mga otoridad sa kanila, ilang larawan sa social media na in-upload noong August 6 na nagpapakita kina Denise at Hugo sa isang camping ground sa Liloliloo ang kumalat. Ang mga otoridad ay agad na pumunta sa area na yon para hanapin ang dalawa na wala namang kahirap-hirap nilang nakita at inaresto at magkahiwalay na kwinestyon. Sa pag-question kay Denise, siya ay walang kahirap-hirap din na umamin at sinabi na si Hugo ang pumaslang kay Ambar. Ayon pa kay Denise, alam niya ang ginawa ni Hugo. Ngunit dahil sa kanyang takot para sa kanyang sarili, anak at magulang, siya ay nanahimik at napilitan din na tumakas kasama nito. Sinabi din ni Denise na si Hugo ay naghukay sa living room ng bahay at doon inilagay ang labi ni Ambar. Ang salaysay na ito ni Denise ay pinaniwalaan ng mga pulis at bilang isang valuable witness ay pinakawalan si Denise. Si Hugo naman ay nanahimik lamang at walang sinabi na anuman. Ang cellphone ni Hugo ay chinek ng mga otoridad at isang search history dated July 20 to July 28 ang lumabas,
kung saan siya ay nag-search tungkol sa electric weapons, torture methods at marami pang iba. Ang ibig lamang sabihin nito, ang kanyang ginawa kay Ambar ay premeditated at ang naging katapusan nito ay maaari ding kalunos-lunos. Sa backpack ni Hugo ay mayroon namang dalawang patalim, isang palakol at tali at isang resibo ng paint at paraffin wax ang narecover. Ang mga otoridad ay agad na nakakuha ng search warrant ng araw din ngayon para isearch ang bahay ni Hugo. Matapos natanggalin ang mga floorboard sa living room at paghuhukay, sila ay nakakita ng tatlong plastic coolers na binaluta ng mga plastic bags. At sa loob ng mga coolers na iyon ay naroon ng isang labi ng babae na dismembered in 15 pieces. Ang labi ay agad na na-identify sa nawawalang si Ambar base sa damit na nakuha sa bangkay. Matapos na iyon ay gawa ng autopsy, si Ambar ay nagtamo ng ilang blunt force injury sa kanyang buong katawan at nakitaan din ng ilang signs na siya ay brutal na pinagsamantalahan. Ayon pa sa medical examiner, siya ay piniraso gamit ang isang lagari at isang patalim. Sa pagkatuklas ng nangyari krimen kay Ambar, ang publiko ay nag-express ng matinding galit sa judiciary at gobyerno ng Chile dahil sa pagbibigay ng parol kay Hugo noon. Ang pamilya ni na Veronica at Eugenio ay nag-express din ng galit dahil sa halip na pinagbabayaran pa ni Hugo ang kanyang kasalanan sa bilangguan, siya ay pinakawalan at nagkaroon pa ng pagkakataon na muli na namang pumaslang. Ang galit ng publiko ay umabot din sa hukom na nag-aproba sa pagpapalaya kay Hugo noon kung saan iyon ay nasuspinde at inimbestigahan pa sa maaaring misconduct. Eventually, ang nasabing hukom ay naibalik din sa kanyang pwesto at ang sinasabing naging dahilan ng paglaya ni Hugo ay ang kanilang mismong batas. Ang nasabing hukom ay ginawa lamang ang kanyang tungkulin noon at sinunod ang proseso ng pagbibigay ng parol sa isang bilanggo na naaayon sa kanilang batas. Dahil dito, ang gobyerno ng Chile ay binago ang kanilang batas at nagbigay ng mas masinsin at mas mahigpit na proseso pagdating sa pagbibigay ng parol sa isang bilanggo. Ang mga otoridad ay naging mainit din sa publiko dahil sa ginawang pagpaparelease sa ina ni Ambar na si Denise. Karamihan ay hindi naniniwala na siya ay inosente at walang kinalaman. Matapos na natagpuan ang katawan ni Ambar, siya ay hindi nakitaan ng kalungkutan, pagsisisi o ano paman. Matapos na iba't ibang klase ng pagbabanta na nakuha sa publiko, si Denise ay sinubukan na tapusin ang kanyang buhay at ipinadala sa isang psychiatric institution at sumailalim pa sa isang witness protection. September 24, nang siya ay tinanggal sa witness protection at tuluyan ng inaresto bilang isang kasabwat sa nangyari sa anak. Lumabas sa imbestigasyon na siya ay isa palang active participant na ang pinakamotibo ay talaga nga namang nakasusuklam. Matapos na si Denise ay napalaya sa dating apartment na tinirahan dahil kay Hugo, siya ay nagtanim ng napakalaking galit kay Ambar. Dahil kay Ambar, sila ni Hugo ay hindi makapamuhay ng tahimik. Nakita niya si Ambar bilang isang malaking balakid sa pagitan nila ni Hugo. Kaya hanggat si Ambar ay nabubuhay, ay hindi magiging masaya ang kanilang pagsasama ni Hugo. Noong kasagsagan ng kaso ni Ambar, isang kaso pa ang napag-alaman na siya ay may kinalaman. August 17, 2020, ang dating landlord na naging kasintahan ng ina na si Manuel, na tatay din ng kanyang kinilalang tita, ay naaresto naman para sa isang suspisyon ng child pornography. Si Manuel ay sinasabing mayroong malalaswang larawan ng mga kabataan sa kanyang cellphone from 2016 pa hanggang 2020. Matapos na suriin ang cellphone ni Manuel, siya nga ay mayroong malalaswang mga larawan kung saan 400 sa mga ito ay mga larawan ni Ambar. Bukod sa pamboboso ay kinuhanan niya din pala ng larawan si Ambar habang ito ay naliligo. Ilan sa iba pang mga larawan ay zoom picture na ang focus ay sa pribadong parte ng babae. Si Manuel ay nasentensyahan ng 14 years in prison dahil dito.
October 26, 2021, na nagsimula ang paglilitis kina Hugo at Denise sa pamamagitan ng isang video link dahil noon ay kasagsagan pa ng COVID. Ang prosecution ay nagpresenta ng 54 witnesses na sinuportahan ng 113 documents at 30 reports galing sa mga eksperto. Matapos na nailatag ang lahat ng mga ebidensya, ang prosecution ay inilahad ang kanilang konklusyon na mga pangyayari ng araw na yon. July 29, 2020, ang 16 years old na si Ambar ay nakatanggap ng tawag mula kay Denise para kuhanin ang pera na padala ng ama. Bago dumating si Ambar, ang kanyang half-brother na noon ay 14 years old ay inutusan na pumunta sa eskwelahan at kunwa ay may ipinakuha doon para maiwasan na masaksihan nito ang krimen na nakaabang. Nang dumating si Ambar sa bahay, si Denise ay tumanggi na lumabas at sa halip ay pinilit si Ambar na pumasok sa loob kung gusto talaga nito na makuha ang pera. Sa pagpupumilit ni Denise, si Ambar ay nakumbinsi na pumasok at oras na siya ay nakapasok. Siya ay agad na inatake ni Denise at Hugo, kung saan si Hugo matapos ng pag-atake ay walang habas na pinagsamantalahan si Ambar. Hindi inaasahan, ang half-brother ni Ambar ay nakabalik agad galing eskwelahan, kaya si Denise ay humangos na lumabas ng bahay at sinabi sa isa pang anak na kailangan nilang pumunta sa kanilang dating apartment dahil siya ay nakatanggap ng tawag na mayroon daw nagtangka na pumasok doon. Ang half-brother naman ay kinailangan na pumunta muna ng banyo, ngunit siya ay minamadali ni Denise na umalis at nang sinubukan naman ito na pumasok sa pinto ay tila mayroong mabigat na bagay na nakaharang doon, na actually ay si Hugo na pinipigilan mula sa loob na mabuksan ang pinto. Ang pinto na iyon ay nabuksan lamang nang si Hugo ay nagawa na hilahin ang katawan ni Ambar sa isa pang kwarto matapos na lingatin ni Denise ang half-brother ni Ambar, kaya nagamit na nito ang banyo. Habang nasa banyo, ang half-brother ay nakarinig naman ng malakas na kalampag mula sa isang kwarto, pero hindi na lamang iyon pinansin. Gayunpaman, para maiwasan ang anumang pagtatanong, si Hugo ay sinabi na lamang na ang ingay na iyon ay gawa ni Denise na kasalukuyan noong nagtitiklop ng kanilang mga damit. Ang half-brother ni Ambar na ito, na hindi na pinangalanan, ay isang star witness laban kina Denise at Hugo. Matapos na nakaalis ang mag-ina para pumunta sa kanilang dating apartment, si Hugo naman ay nagsimula na sa pagpiraso sa katawan ni Ambar. Saka inilagay ang mga iyon sa mga coolers. Sila ay nagpalitan pa ng text messages at tawag ni Denise habang ito ay papunta sa dati nitong apartment. Pagkarating sa dating apartment, si Denise ay iniwan naman doon ang half-brother ni Ambar, saka tumungo sa isang tindahan para bumili ng paint at paraffin wax. Siya ay bumalik na sa bahay ni Hugo at magkatulong na tinanggal ang wooden floorboard sa living room, saka gumawa ng isang hukay na may lalim na 6 feet. Doon ay inilagay nila ang mga coolers na nakabalot sa plastic, tinabunan iyon ng lupa at naglatag ng bagong wooden floorboards. Ang mga floorboards na ito ay nilagyan naman nila ng paraffin wax para hindi maamoy ng mga search dogs ang anumang masangsang na amoy na pwedeng lumabas doon. Nang gabing yun, ang mga kapitbahay ay nakarinig ng tunog ng ginamit nilang equipments, pero ang tunog na iyon ay hindi tuloy-tuloy, kaya hindi mawari ng mga kapitbahay kung para saan ang mga iyon. Ang cellphone ni Ambar ay binalot naman ni Denise sa aluminum foil, saka iyon ay sinunog at itinapon sa hukay. Ilan sa mga nakuhang ebidensya laban sa kanila ay ang fingerprint ni Denise sa foil na iyon at ang sapatos nito na mayroon pang trace ng wax. Nahinamo ni Hugo na halughugin ang kanyang bahay. Siya ay tila confident pa na siya ay hindi mahuhuli. Pero agad din namang umurong ang kanyang buntot, oras na muling kinumpronta ng mga kapitbahay. Kaya siya kasama ni Denise ay tumakas. November 2021, sina Hugo at Denise ay napatunayan na nagkasala at nasentensyahan ng life imprisonment without possibility of parole until at least 40 years ng kanilang sentensya. Isang sikreto pa ang lumabas. Dahil silang dalawa ay nasentensyahan din para sa kaso ng rape at abuse, hindi lang sa kaso ni Ambar, kundi maging sa kaso ng half-brother ni Ambar.
lumabas na sina Hugo at Denise ay sexual na inaabuso din ang binata. Ama detalye sa hiwalay na kaso para dito ay hindi na isinapubliko para na din sa proteksyon ng half-brother ni Ambar. Siya sa ngayon ay namumuhay kasama ng pamilya sa side ng tatay ni Ambar na si Ulysses. Sa naging hatol kina Hugo at Denise, halos lahat ay nagdiwang. Isa na dito ay ang pamilya ni na Veronica at Eugenio na nagkaroon ng kapanatagan nang si Hugo ay muling bumalik sa bilangguan. May kasabihan na ang lahat ay may kabayaran. April 2022, si Denise ay inilipat sa kaparehong bilangguan kung nasaan si Hugo dahil sa isang tangkang pag-atake sa kanya kung saan siya ay nagtamo ng ilang matitinding sugat sa kanyang katawan. Bagamat ilang pag-atake na rin ang nangyari sa kanya noon, sinasabing ang ginawang atake na ito sa kanya ay ang pinakabrutal. Sa kabilang banda naman sa naging krimen ni Hugo, isang journalist na nagngangalang Yvonne Toro ang naging interesado sa kanyang kwento. Si Yvonne ay isa ding author at interesadong gawa ng aklat ang nangyaring krimen kay Ambar. Siya ay madalas na dumalaw sa bilangguan ni Hugo at sa isang interview na ginawa ni Yvonne kamakailan lamang nitong Hunyo ng kasalukuyang taon na 2024, isang revelasyon pa ang ibinunyag ni Hugo. Ayon kay Hugo, dalawang katawan pa ang nakabaon sa kaparehong bahay kung saan niya noon ibinaon si Ambar. Matapos na puntahan ng mga otoridad ang nasabing bahay at doon ay naghukay, dalawang mga kalansay ang kanilang na-recover na pinaniniwalaang sa mag-inang Elena Hinojosa at Eduardo Paez. Ang mag-ina ay bigla na lamang nawala taong 1996 at sa kabila ng effort ng kanilang kamag-anak ay hindi sila natagpuan. Si Elena na noon ay 55 nang nawala ay nakilala si Hugo sa bilangguan nang nakulong ito noon sa kasong robbery at theft. Sila ay parehong nabigyan ng parole at di umano ay nagkaroon ng pagtatalo dahil sa pera na naging mitsa sa pagkapaslang ni Elena maging ng anak niya. Sinasabing isang malaking tulong si Yvonne sa ginawang confession na ito na ayon kay Yvonne, ang kanyang palaging pagdalaw at respeto na ibinigay kay Hugo sa kanilang mga interviews ang maaaring naging susi para ito ay umamin sa isa pang krimen sa loob ng 27 taon nitong pananahimik. Si Hugo at Denise ay kasalukuyan ngayong nasa piitan at kung mabibigyan man ng parol, si Hugo ay at least nasa kanyang mid-90s at si Denise naman ay at least nasa kanyang 80s. Bago isara ang ating pahina, shout out po sa ilan sa ating manonood. Salamat po